morning, everyone. Morning pa. Today is March 1, 2020. Unang araw ng Marso. At ako ay nasa isang lugar. Kanina pinifigure out ko pa kung nasa Cogio ba ako, nasa Antipolo. I think I'm in Antipolo kasi nakita ko doon may nakalagay yun. San Jose, Antipolo. Okay, nagpunta ako sa isang private facility at overnight lang. Pero hindi ako nakatulog kaya masama loob ko. Aminado ako, grumpy ako pag hindi ako nakakatulog ng maayos dahil may maingay. Nasa dorm kasi ako, na isang maling desisyon at may ka-share ako. Okay lang kung maraming tao pero hindi magkakakilala. Kaya lang may isang grupo tapos may kasama dalawang bata. Maingay ang mga bata, may nanonood ng K-pop, maingay din yung mga adults. Parang yung conversation nila parang nasa bahay lang, okay? Minsan yun ang kulang sa atin eh, sensitivity sa ibang tao. Alright. So, hindi maganda yung timpla ko. Ito pa yan. This is me pag hindi maganda ang timpla. At pupunta ako dapat. Sabi ko para mawala yung sira ng mood. Pupunta ako sana sa isang lugar na madalas kong pupuntahan dito. Restaurant na gusto ko. Ayan. Kaya lang, same old problem. Every 30 minutes bago dumating yung sasakyan. Okay, yung biyaheng papuntang Sampaloc. Yung mga biyaheng painaan, napakadami. Okay? Ang dami, dami, dami. Yung biyahe papuntang Sampaloc ay once every 30 minutes, puno pa, may nakasabit na, meron pa mga tao sa taas, may babae. Okay? Parang sabi ko, sablay yata yun, sa turismo. Kasi doon sa area na yun, nandun yung mga pwedeng puntahan, yung mga bundok, yung may mga clouds, yung mga restaurants na magaganda. Tapos doon yung walang masakyang jeep. So, kung sino man ang namumuno ng bayang ito, siguro dapat, ano, tingnan natin yung aspeto niyan. Hindi ako, may jeep ako nakita eh. Andun yung mga magagandang puntahan ng tao, ang pwede lang pumunta yung mga may kotse. Kasi, hirap for people like me. I don't drive. So, kailangan magantay ako ng jeep. At pagdating ng jeep, eh, puno na. Okay, teka, may dumarating ng jeep. Ano yan? Biyahe ba yan? Hindi, painaan na naman. Painaan na naman. Dito lang ako makapunta doon sa gusto kong puntahan. Anyway, nagpunta na lang ako dito. Ayan, ang ganda. Ayan. My road widening program. So, dito tayo nakatambay. Okay. At kaya ako nagpupunta dito, ito ay part ng self-care. Ayan. Apat na reasons kung bakit yun ang bigla segue. Bakit kailangan ng self-care? Una, simulan na natin. Una, para huminga. Although, hindi safe tong lugar na kinaupuan ko ngayon. Hindi naman sariwa hangin dito. Dala sa gilid ako ng kalye. Ang dami nagmumotor. Pero sa baba, yung pinagalingan kong facility, okay naman doon, safe naman doon. Maganda yung hangin doon. Kasi nung before ako ma-diagnose with cancer, kulang ako sa oxygen kasi yung bahay ko sinasarado ko yung mga bintana. Sarado yung mga bintana talaga. Puro salamin kasi. Tapos yung pinto sarado din. So, hanggat maaaring ngayon, sige, hinga, hinga. May oxygen kailangan. At kapag may time, pumupunta ako sa lugar na ganito, sa bundok, where I can be alone. Of course, may mga tao, pero mas gusto ko yung ganito kaysa yung hiking with people kasi ang dami rin yun. At syempre, kasayahan yun, maingay. So, parang feeling ko hindi na ako belong sa mga ganong ano, klase ng overnight. Kaya tinitingnan ko, baka may dumaan na sampalong. Wala pa rin. Painaan, painaan, painaan. Anyway, so yon, hinga para huminga. Pangalawa, reason number two kaya kailangan ng self-care, yung mga ganito-ganitong trips na mura lang naman, pwede naman mag-jeep at epic. Para emotionally ma-untangle ko anuman yung mga buhol-buhol sa emotions natin. Kasi I will admit this week, meron akong dinaanan na na-hurt talaga ako. Oo, tapos sabi ko, nag-decide ako, wag na lang sumundot lang ako ng konting ano, sa chat nung nagbalita sa akin. Pero susulat ako pa sana ng mahaba eh. Dead man. Saka na lang, in person na lang. Huwag nang sulat na mahaba. Okay? Pag may mga ganun, ina-tangle. Pero bago pa ako pumunta rito, sa Manila pa lang, naayos na yun. Kaya dito, konti na lang. Konti na lang ang punta rito. Okay? Yun ang second reason para i-untangle yung mga buhol-buhol na emotions. Okay? Number three. Itong pinaka-importante reason ng pagpunta ko rito. Business consultation to. Okay? With God. Hindi ako nagpupunta rito na may dalang listahan ng Lord, hinihingi ito, gusto ko. Wala kang ganun, wala kang listahan. Wala kang shopping list. Yung Lord, gusto ko ng magka-boyfriend o gusto ko ng mag-asawa, gusto ko ng
Pero walang mali kung pupunta ka na ganitong lugar kasi meron kang prayer list. Ako wala. Okay, hindi ako nagpupunta rito na may agenda na gano'n. I just want to commune with God and be alone. Kaya hindi ako nagdala ng kasama except si Diva Mama. Siya lang gusto kong kasama pagpunta rito. So, consultation yan. At ang nagdi-dictate ng pag-uusapan ay si God. Like kahapon, meron talagang common eh. Yung mga nababasa ko talagang verses, alam ko na. Very clear na sa akin kung ano yung instruction ni God for me pagbaba ko ng Maynila. Okay, kasi tumugma talaga sa mga nangyayari sa Manila bago ako nagpunta rito. Hindi ko nakukwento kung ano yun ah. Pero, yun, pag nagpunta ako dito, wala akong may lumilipad na butterfly. Ay. May lumilipad-lipad. May lumilipad-lipad na butterfly na maliit. Alright, so pag nagpupunta ko rito, wala talaga akong agenda na. Bahala na si God kung ano gusto niya sabihin. Alright, so yun yung third reason, business consultation. At marami mga major decisions for our projects, for our communities in Manila, ay nabubuo or napagtitibay. Nabubuo yun sa Manila eh. Nabubuo sa lugar na ganito. Okay, kita natin. Yan! O, diba? Libre, nakikiupo lang ako dito eh, no? Ginagawa kasi ito eh, nakikiupo lang ako dito. Alright, so yung third reason, business consultation with God. And number four, magpasalamat. Magpasalamat sa lahat. May major din na blessing na nangyari this week. Well, una nakasama ko mama ko, magbabirthday na siya. Tapos merong major reason, meron mga stuff na, you know, dinideliberate ko rin sa isip ko kaya nagising ko kanilang madaling araw. Business related again. May mga iniisip pero may major thing na nangyari this week na ipinagpapasalamat ko. Okay? At ito ay walang kinalaman sa love life. Kaya yung mga umaasod dyan, nag-aabang ng balita. Ay, please! Okay, wala pa tayo doon. Wala pa tayo sa ganung level. Darating din tayo dyan. I'm sure. Okay? Yun yung pang-apat na reason magpasalamat. So, kung magdadala po kayo ng list, pagpunta nyo rito, ayun yung listahan ng mga ipagpapasalamat. Alright? Okay, and then number five, to self-heal. Para lang pagaling. O ano ba? Isan kasi parang feeling ko sa Manila, basag-basag na din. Oh my gosh! So noisy! Those motorcycles! Those bikes! Ayan o, bikes. Anda eh! Ayan, saan na sila? Ayan! Sabay-sabay sila! Ingit na, baka may dumanan sa palok. Painaan pa rin. Painaan. Che. Alright. So, sana may dumaan pagkatapos ko nito. Okay. So, yun to self-heal. Para din, minsan feeling ko tanggal-tanggal na yung ano. Para din mabuo. Dito ka nabubuo eh. Dito. Although, next time ang gagawin ko, para lalo ko mabuo, hindi na ako magsistay sa dorm. Ayoko talaga din ka-share. Na-realize ko, very sensitive ako sa noise, talaga sa sobrang liwanag, at saka sa mga maling habits ng ibang tao. Kunyari, yung shower head, niladlad lang, di sinabi. O, yung ganito, nilagay lang sa lapag, yung tabo. Okay? Hindi naman ako OC. Yung sapat lang. Eh, kesa naman maubos ang oras ko sa kakasaway, sa kakakorrect ng mga tao na matatanda pa sa akin yung iba. Eh, wag na lang, mag-isa na lang, mag-solo na lang. Alright? Isa lang naman ako magpunta rito. Effortan na natin sa budget. Alright, so yun po ang limang reasons ko kung bakit ako nagpupunta rito. Part ng self-care. Una, para huminga, oxygen doon sa pinapagstayan ko. Marami puno. Ikalawa, para i-entangle ang mga buhol-buhol na emotions. Ikatlo, business consultation with God. Pinaplano, pinagtitibay ang maraming mga bagay, maraming decisions sa negosyo. Ikaapat, para magpasalamat. At ikalima, syempre, para mag-heal. You know, para maging buo ka ulit. Dito ko nabubuo. Sa Manila din naman, pero dito kasi merong kang pagkakataon na mag-isa lang and to just listen to God and to just listen to your heart, kung ano yung mga questions mo, kung ano yung mga dumudugo-dugo sa emotion. Dito na yon, okay? Dito mo gagawin yon. Alright? Para pagbaba mo ng Manila, ready to fight again. Okay? Especially for me, kasi I'm in the middle of two advocacies. Okay? So, nasa gitna ako ng dalawang matitinding demographics.
rape victims want to commit suicide and cancer warriors want to survive. So kailangan ko talaga maraming enerhiya, maraming vitamins, maraming prayers at maraming pahingang katulad nito. Alright, so hanggang dyan muna po. Again, papakita ko yung aking view dito. Sana makarating ako dito sa gusto kong puntahan. Sabihin ko na nga kung saan ko gustong pumunta. Gusto ko kasi ayoko muna pumunta rin sa mga mountain-mountain kasi mahal ng tricycle. 150 yata o 300. Tapos may entrance pa. Ayoko na muna. Namamahalan ako. Not this time. Okay. Pero gustong kumain sa Paseo Rizal, yung restaurant na gusto kong puntahan doon. Ang ganda kasi doon. Eh siguro, pag walang ano, isa na lang, babalik na lang ako. Mas maganda kasi pumunta rito pag may kotse. Hindi naman ako nagda-drive. Okay, so hanggang sa muli, maraming salamat po at sana magkaroon din po kayo ng pagkakataon na makapamasyal. Hindi po outing na maraming maingay na kasama ha? At meron pa mga nagdadramang umiiyak-iyak. Maganda po minsan, sarili muna po natin ang intindihin natin. Mamasyal sa mga ganitong lugar, mura lang naman para po ma-figure out ang mga dapat i-figure out, kapasalamat ang mga dapat ipagpasalamat at makapag-focus yung sarili mo naman ang marinig mo. You and the Lord. Wala na si Kuya. Just you and the Lord. At sa buhay natin ito, napakaraming ingay everywhere, kahit sa internet, kailangan natin ng maraming moments na ganito. Alright? So, maraming salamat po. Happy weekend and stay healthy. God bless you all. Bye-bye. Oh, by the way, don't forget, Women's Month na, our butterfly, lipad na naman sa maraming government agencies sa Pilipinas. Okay, thank you sa mga nag-invite sa mga akensya ng pamahalaan. Thank you sa PCW. Bye-bye.